kulubot yung abusa mo, paghihila mo dyan, yan. Oh. At mawala yan. At tingnan nyo kung paano natin ito gawin, ang seat cover ng Mio Sporty. Change bagasin. Ano to, seat cover ng T-Mix. Yan. GR, Chico Sana Vlog. Yo, what's up mga bossa mo? Good morning. Welcome na naman kasi ng panibagong vlog ngayong araw na to. At ngayong araw na to mga bossa mo ay magagawin tayo, no. Di ba nung nakarang araw may sinabi ako sa inyo sa ating last vlog na meron tayong gagawin na motor. Ito, ating gawin ngayon ay magawa tayo ng seat cover, no. Magpalit tayo ng seat cover nitong TMX 155. Ayan. At ito yung hindi ko na napakita sa inyo kanina yung pagbaklas, no. Simple lang naman yung pagbaklas mga boss amo. At itong vlog natin mga boss amo, no, hindi po ito yung ano talaga yung full tutorial. Ang sa atin lang yung ipakita ko lang sa inyo kung paano yung pagkabit, no. At saka yung pagbaklas hindi ko na napakita sa inyo. Simple lang naman yung pagbaklas mga boss amo. I-share ko lang din sa inyo kung paano siya gawin, kung paano magkabit ng seat cover ng motor. Ayan. Hindi po tayo no yung ano talaga yung eksperto sa pag tutorial, no. Hindi po ito talaga yung professional tutorial. Lang sa akin lang i-share ko lang sa inyo yung aking kaalaman sa paggawa ng seat cover ng motor. Ayan. Bago magsimula ang ating vlog, gusto ko lang i-shout out ng lahat ng sumusuporta sa akin, sa Sword Family, Sword Community, kay Idol Japper Sniper, maraming salamat. And congrats ulit kay Idol Japper Sniper sa kanyang YouTube channel dahil 1 million subscriber na. Yan, congrats Idol Japper Sniper. At syempre, salamat kay God, no. All right. At ito na yung ating nagawa. Hindi pa tapos 'to. Yan. Hindi pa tapos tong ating nagawa, no. Ano to, seat cover ng TMX. Yan. At meron tayo ditong kunting ginawa mga boss amo dahil dito pudpud na yung pinaka ano dito, yung pinaka dulo, yung foam. Meron ditong foam na luma. Nagkuha lang tayo tapos naglagay tayo dito ng kunti lang para mas pantay siya. Kasi pag kulang yung foam, madaling mapunit yung ano dito, yung itong pinaka cover. Yan. At na-staple ko na to mga busa mo, may staple na to. At yung una natin gawin yung yan, natin ang magandang area. Yan. Yung unang gawin yung pagkabit ng ano, seat cover. Ang una mong gawin yung sa kadadulo, yun ang iuna mong i-staple. Example dito, sa likod nag-staple ka, pwede rin dito ka unang mag-staple sa harap. Example, sa harap tayo. Yan. Pero ang mas maganda i-staple mo dito sa harap. Naka-staple na yan. Tapos hila mo siya dito. Hilain mo siya. Pag hila mo nun, para dito pantay, walang ano, walang tawag niyan, parang walang kulubot. Ayun. Paghila mo niyan, higpit na yan, hila mo tapos staple. Tapos dito na muna staple mo sa gilid-gilid hanggang papunta dito sa likod, sa dulo. Oh, katulad niyan, oh, meron nang staple niyan, staple. Tapos yung pag-staple mo dito, ipigain mo siya, pigain ng pigain. Pigain tapos hila para hindi siya kumukulubot. At yan ang resorte sa pag-ano, para hindi siya parang may kulubot, no, yung yupi-yupi. Hila mo lang siya, hila. Sabay tulak ka niyan, press mo, press, tapos staple, oh. Tulad niyan, oh, di ba? Oh. Yan, oh. Kailangan makuha yan. Kailangan natin. Yan. To. Kailangan makuha yan, ganyan, oh. Yan. Pag hindi makuha yan, madali siyang, ano, kulubot. Yan. Magkunot-kunot saya. Oh. Kailangan makuha 'yan. I-press tapos saka staple. Yan. Mag-staple tayo ulit.
shout out sa mga expert na dyan sa paggawa ng mga seat cover, no. Comments lang kayo kung meron akong mali, no. Handa naman akong makinig sa mga ano niyo, sa inyong mga advice kung ano ang mali dito, kung ano ang tamang gawin. Yan. Saludo ako sa dyan sa mga mekaniko dyan, sa mga motor, sa mga sakyan, sa mga eksperto dyan. Shout out sa ating lahat. Magpatuloy lang tayo sa ating bilang mekaniko. Yun. Hila press, ganyan. Diba? Wala nang kulubot yan. Tsaka istipol natin. Pero yung pag-istipol, ano mo lang, unti-unti mo lang, huwag mong idiritso. Baka mayroong pang kulubot, magtanggalan naman tayo. Ah, hindi talaga maiwasan yung may kulubot. Pero makuha naman yan. At mabilis lang naman tanggalin yung istipol. Alright. Ano lang, hila tapos press para walang kulubot. Kasi pag may kulubot tapos i-turn over mo sa customer, nakakahiya, baka hindi na bumalik. Wala tayong income. Goodness. Diba? Dito na naman tayo. Ganun lang. Dapat pagkatapos mo dito sa dito kabila, sa kabila naman, magkabilaan yan para pantay. At yung iba mga boss amo, meron ding technique kung paano tanggalin yung kulubot. Yung iba, gumagamit ng blower yung sa buhok. Ano yan, iinit. May blower din naman ako dyan. Minsan, pag gumamit ako ng blower, yung sa ano lang, yung sa mga Honda Beat. Kasi mas mahirap yung sa Honda Beat, i-seat cover. Kaya doon ako gumagamit ng ano, ng blower, yung para sa buhok. Kasi pag i-blower mo siya, para siyang guma. Para siyang guma. Mahila mo talaga siya ng maayos. May iba namang mga seat cover, mga matigas, pag matamaan ng ano, matamaan ng heater, yung blower, mano siya, lumambot parang guma. Pero yung paghila mo, i-ano mo lang, yung saktong-sakto lang, baka mapunit din. Right. Hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos. Dapat kunting lakas din to, kunting lakas. Alright.
kulot yan mga boss amo. Merong ano, may kulubot. Ang gawin mo dyan, at tanggalin mo lang yung pinakaunang staple. Tapos saka mo ihila ulit, tapos staple ulit. Ganun lang ang diskarte pag merong kulubot. Kaya yung pag-staple mo, wag mong ano kaagad, i-rapid mo. Wag mong damihan kaagad kasi pag may mali dyan, marami kang baklasin. May iba pa namang sit-camer, mabilis maano, mapunit. Alright. At saka, pag matapos mo na siya, pag matapos mo na siyang i-staple, diba, example ito, ito, hindi pa yan lahat naka-staple, kunti pa lang. Pero pag makita mo na okay na yung kanyang pagkakabit, saka mo na siya i-staple lahat, yung ano na, yung pinaka-final. Ayan, ganun lang ang gawin. Shout out, musta kayo dyan? Yo, okay. Kung malalayo. Ah. Right. It's a final countdown. At meron pa ditong isang seat cover mga boss amo. Yan. Bale, ang ating gawin ngayon ay at dalawang seat cover. Seat cover to ng Mio Sporty. Yan o. Tapos yung ginawa natin ngayon sa Team X155. Yan. Pagkatapos nito, yung isa naman, yung sa Mio Sporty. Kasi ngayon, maulan. Nung una nung mainit pa, ayaw nilang ipagawa. Ngayon, maulan na. Mabasa man sila kaya pinagawa na. Kaya salamat pa rin sa ating customer no. Dahil kahit papaano naka-income din ako. Kaya maraming salamat din sa ating mga customer. Yan. Yon, at baka magtaka kayo, sobrang dami kong nilagay na staple. Mas gusto ko talaga yung madami para mas maganda siya at matibay. At di kasi pareho yung gawa natin. Yung iba din na kunti lang yung ilagay sa ano, sa staple. Ayan. Ako lang problema sa akin kung marami akong staple na maano, malagay dito. At least yung gawa natin, ano naman siya, solid talaga, hindi sayang yung kanilang bayad sa ating customer. Alright. Yan. O, diba? Montage mo tayo. Yan. Kanto-kanto. Kanto-kanto. O, sa gitna. Kabilang kanto. Sa puwit. Sa harap. O,
At yun mga boss amo, ito na ang ating final na paggawa ng seat cover. Yan. Ito yung harap. Ayan o, harap yan. Sa gilid. Check natin kung may kulubot. Yan. Sa puwit. O. Kabilang gilid. Alright. So. Diba? Alright. Tapos na. One hour later. At yun mga boss amo, natapos na tayo sa Team Exit cover ngayon. At dito na naman tayo sa Mio S40 na seat cover. Yan. At ito yung medyo mahirap mga boss amo, yung dito. Pero pag meron kang diskarte, walang mahirap yan. Kaya tingnan nyo kung paano natin ito gawin, ang seat cover ng Mio S40. Alright. Yan. Kailangan i-check mo natin kung pantay ba yung ano niya ito, yung mga drawing, kasi mahirap pag magtabingi. Tapos yung ang kanadulo, kasi minsan naka-staple na dito, tapos dito pala short, kailangan pantay. Yan, angatin ko na yun sa harap. Pagkatapos nun, basta masiting mo na at saka mag-staple. Dalawa lang. Kasi hindi pa yan final. Tapos, sa kahila tayo dito. Yun. Hilahin siya para maigpit. Walang kulubot. Tapos, staple ulit. Kada kabilaan. At kaya, nag-staple tayo ng una dito sa kabilaan, sa kanto. Para paghila natin sa gitna, maigpit na yan. Press na siya. Alright. Alright. Yan, yeah. Natapos na yung kabilaan, puwit at kanto. Yan. Ito tayo una. Yan o. Yan o, mahirap dito. Pero pag sa XRM to, XRM, sobrang bilis lang yung XRM natin i-seat cover. Ito ang mahirap oh. Ayan mo. Sa mga Mio, yung Mio parang mabilis lang yung ano, yung Mio na ano ngayon. Mio na yung bagong Mio ngayon, hindi yung katulad nito, yung sa harap parang sa ano, sa Honda Beat. Honda Beat FI. Yun mga ano yun, mga mahirap para sa akin yun. Aiwan ko lang sa ibang mekaniko. Basta sa akin, pag ganito, pag sobrang ano na siya, makulubot, magamit na ako ng blower, heater. Yan. Pero yung mga ano lang, XRM, sobrang bilis lang yung gawin. Oo. Kaya, patuloy tayo. Diba, example mga boss amo, diba may ano siya, may drawing. Oh, may drawing siya. Magkabilaan yan, may drawing. Dapat pantay dito. Pantay dito, sa kabila, pantay. Kasi pag ito lumagpas dito, pangit rin sa tingnan. No? Kaya dito pantay, pantay din dito. Pag hila mo dito, nakatingin ka rin dito. Yan lang.
para mas maganda yung gawa. Mangarating nan. Since bagasin. Oh, katulad yan, di ba? Kulubot yan. Kulubot yung abusa mo. Paghihila mo yan. Yan. Oh. Akmawala yan. Tapay ganyan. Tapos staple. Yun, tapos na ang puwit. Ngayon, sa harap tayo. Diba? Ito yung malupit ngayon, sa harap. Dapat ihila betul ka siya. Hingal din mga busa mo. Kaya kahit hingal, magtuloy-tuloy tayo para sa ating kinabukasan at para sa ating anak sa era. Kahit mahirap, kailangan nating makaya para sa ating pangarap at sa kinabukasan. Alright, kunti na lang, kunti na lang. At ito yung sinabi ko mga boss amo na mahirap. Yan. Hindi naman siya yung mahirap talaga, no? Pag meron tayong gamit o
kunting ano lang, kunting diskarte. Yan. Ang ating gawin, katulad kanina sa aking nasabi, pag ganito, pag sa mga beat, pag ganitong mga ganitong mga style, no, mga Honda beat, mga Mio Sporty, pag ganito yung sobrang laki dito, no, sa mga ano dyan, mga Honda beat, ang gamitin natin dito, itong ano, heater or ano, blower ng buhok. Yan. Para pag ganyan, oh, mahirap siya, eh. You know, kumukulubot yan, oh. Malaki yung kanyang ano, hindi katulad sa mga XRM na pag press mo ng ganyan, kunti lang. Ngayon, mag-ano tayo, blower para ano siya, parang guma. Ah, kailangan siyang i-ano siya, iinit. Yung sakto-sakto lang, ah, wag naman yung sobrang ano talaga siya mainit dahil mapunit din siya, eh. Yan, oh, di ba? Oh. Diba kanina mahirap siya. Pag nainit siya, bilis lang. 'Yun ang magic. Yun lang. Tapos stipple. Kunti lang muna ng stipple, ah. Kahit dalawa lang. Kasi hindi pa yan final. Tapos sa kabila naman tayo. Sa gitna ang ating tapos nito. Tidak lang.
Mahina ang hangin. Yon, at may hangin na. Yon, meron na. At ano na tayo? Mag-final na tayo. Tapos, kapusta mo, yan. Ito ang ating final, yan, yung sa harap. Diba? Dahil sa blower, nakuha natin yung kulubot niya. Diba? Silid. Sapwit. Yan. Sa gilid ulit, kabila. Alright! Finished product sa Mio Sporty. Yung kanina sa ano yon, TMX 155. Alright. At siyempre, kuha muna tayo ng thumbnail. Para meron tayong pag-thumbnail. Boy, madilim. Kuha tayo ng thumbnail. Natapusin tayo. Yan na. At maya-maya ikabit ko 'yan, oh. At dito pala, at mamaya igunting ko lang 'to, ha. Hindi ko na lang ipakita sa inyo. Basta pag may sobra, igunting na lang niyo, no. Igunting niyo lang. Yan, ikat niyo. Alright. At 'yun nga mga boss mo, no, yung mga seat cover pala ay naikabit ko na. Yan. So, yung Mio is 40. Ayan. At ang sa TMX 155, ayan, ito na. Ayos na mga busa mo. At
Gusto ko rin sabihin sa inyo mga boss amo, no, para malaman nyo kung magkano ang ating income niyan sa dalawang seat cover. Ang single ko po niyan mga boss amo ay tag 300 kada isa, no. 300 kada isang seat cover. Meron din tayong tag 200, 250, no. Magdepende yan sa seat cover. Yung mura, medyo manipis yun mga boss amo. Kaya ang sinabi ko rin sa kanila, ito na lang medyo makapal-kapal na seat cover para mas matagal din, masira, no. Magdepende din yan sa customer kung anong gusto nila. Kung kunti lang yung kanilang budget, pwede dun sa 200 at saka 250. Yun. At salamat kay God na meron tayong customer at nakapag-income tayo. Yan. At salamat talaga sa blessing. Yan. Mga blessing din yan mga boss amo. Pag ganyan, merong magpaayos sa atin. Blessing yan. Kaya salamat talaga kay God. Yun. So yun. At di ko nahabayan aking vlog mga boss amo. At salamat sa iyong walang sawang pagsuporta. At sana meron kayong kunting natutunan sa aking video ngayon. Magkita-kita tayo sa aking next vlog. At mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye!